market is down by 110 points or 1.65%. Ilang mining stocks lumipad. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Thursday Edition. Down ang market, pero ang mining, ilan dyan? Lumipad na mga titos and titas. Pagkwentuhan natin yan kasama yung Acen, LC, M-A-N-I-K-L at A-P-L. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, baka po naligaw lang kayo dito sa Tito Vlogs. Tambayan po ito tungkol sa stock market. Yung 14 years of experience natin, kinukwento natin dito tambay style lang. Kaya kung naghahanap po kayo ng tambayan sa stock market, welcome na welcome po kayo. Huwag niyong kalimutang i-click po yung subscribe button at yung all sa notification bell. Dahil Monday to Friday, may live stream tayo ha. 9:20 to 10:20 a.m. po, nagkakaroon tayo ng live tambayan. Pwede nyong ipasilip po yung mga stocks na minamanok ninyo, no? Pwede nyong i-like tong video natin, syempre. Kapag ka nagugustuhan ninyo, huwag nyong kalimutang i-click yung like button. At pwede nyong i-follow si Tito sa TikTok. Na Tito Vlog 77 po. Pasok ko natin yung market natin today. Ang ginawa niya ay eto na nga, no? Almost all sectors pulang-pula except nakikita mo na sa ilalim, yan o, mining sector natin lang sa kalam. Yeah, siya lang ang green. Ha? Value turnover natin, 5.1 billion. At ayun, may block sale tayo na 13 billion. Ha? Hindi ko lang alam saan galing stock ito, itong block sale na to, ha. Gainers natin, 66 lang. And ang ating losers ay 133. Kahapon ho, medyo na pagdiskitahan natin yung numero kahapon. Halos puro 6. Sabi natin eh mukhang yung closing eh 666.86 eh, no? Eh ngayon hinaluan ng 5. 6556.57. Hinaluan ah, kinombo. Talpakan 'to, kumukombo rin ah, mga titos at titas. Ang mga foreigners ba ano ginawa ngayon? Net buyers po ang mga foreign ng 49 million worth of shares ang binili ng mga foreigns. Mamaya silipin lang natin yung chart at pagkatapos ng mga balita natin, unahin natin laging binabantayan sa tambayan na ngayon itong ang COVID cases, no? Philippines reports over 12,000 COVID-19 cases for second straight day. Kahapon po tayo nag-breakout. So ngayon ay nandun tayo sa breakout area natin, yung 12,000 cases, mga titos and titas. Ang isa pa na gusto nating i-highlight dito ay ito, no? Hindi lang tayo nag-iisa dahil ang Thailand din ay nag-report ng record cases na 22,782, mga titos and titas, no? So eh may kasama tayo marami-rami. Hindi, ito ay seryosong banta itong Delta variant, no, mga titos and titas. Kaya po kailangan natin ng iba yung pag-iingat, no? Kasi nga dahil pag ito ay kumalat at hindi na contain, syempre unang tatamaan diyan yung ating economy, no? So naka-lockdown tayo, ang ayaw natin, ang gusto nating iwasan ay yung ma-extend yung lockdown. Okay? So pangalawa, syempre mahirap na. Sabi nga sa akin ni Tita Princess sa Liganan kanina, frontliner natin niya, ka-text ko, sabi niya talagang kailangan mag-ingat, frontliner natin sa Ilocos Sur yan. Mag-iingat nga dahil iba yung banta nitong Delta, no? Talagang health is wealth, kaya sabi niya ay iwasan na muna daw yung mga puyat-puyat na yan, ha? O kaya yung crypto na yan.
Dapat eh, iwas-iwasan ng yung pagpupuyat dahil sa crypto at saka sa Axie, kaya matutulog ako ng maaga ngayon, ha. Hindi, kasi nga hihina yung resistensya pagka po napupuyat, ano. Baka madali tayo kapitan nitong virus, no. Especially kung hindi pa ho kayo nababakunahan, ha, mga titos at titas, abay kung may available na bakuna ay magpaturok na, okay? May sinasabi, wag na mamili kahit anong brand. Mas importante yung protection muna. Oo, saka na yung pagiging brand conscious natin sa bakuna, ha, mga titos at titas. Ipasok natin, ano pa ba, next balita natin. Galing sa inquirer.net, saying Philippine economy needs more help, BSP keeps interest rates at record low. Ayan naman. Manila, Philippines, the central bank on Thursday kept key interest rate at historic lows despite fears of an uptick in inflation, saying the pandemic-ravaged Philippine economy needs more help from chief funds to go back on its feet. No? So, hindi na tinaas yung interest rate natin. Yan lang, yan naman ang isa sa mga pwede talagang gawin ng ating mga fiscal policy makers o ng BSP natin, na kontrolin yung interest rate. Yun nga lang, sa lagay ng COVID case, yung kasi yung economy natin hindi naman dahil hindi naman nabubugbog dahil sa taas ng interest rate o sa baba ng interest rate. It's really more on the COVID, eh, no. Kahit babaan 'yan, kung walang economic activity, hindi rin na siguro makakatulong ng konti, pero hindi din 'yan talaga ang solusyon, no, mga titos at titas. Pero at least ginagawa pa rin ng BSP natin, ha, yung kailangan po nilang gawin, ha, na nakatingin pa rin at nakabantay, no, mga titos at titas. Ang gusto kong i-highlight dito sa balita na to, ito pong headline, PH economy needs more help. Yan po yun, ano. So, meaning to say, more than dun sa mga interest rate na pagkakat ng interest rate, it's really, we really need help in terms of containing this virus para umikot na po yung ating economy. Next balita natin, galing po sa Philippine Star, low base distortions seen persisting in 2022 growth data. Manila, Philippines, what economists call base effects would likely continue to distort, no, economic data next year as renewed coronavirus lockdowns weigh on an already fragile recovery. What this essentially means is that the 2022 GDP readings would inevitably come out strong because it would be compared to this year's figures, which are expected to be depressed by fresh lockdowns. While strong GDP growth rates are something to welcome, base effects can distort one's understanding of whether the GDP figure reflects actual improvements in Filipinos' lives amid hard times, mga titos and titas. So, sa madaling explanation, no, eh, ang ganda naman talaga din ng GDP natin na pinakita, yung report natin ng GDP, di ba? Pero yun nga, galing kasi sa low base effect. Low base po yun. When you compare it to our GDP last year, di ba? So, next year, maaaring ganun pa rin, no? Maaaring makikita mo, uy, ang laki ng tinalo ng GDP. Pero galing kasi sa mababang base, no? So, ang sinasabi po dito sa balita na to ay kung mararamdaman ba talaga yung GDP. Yun po yun. But I think sa long term kasi, no, yan yung pag pinag-usapan mo, yan GDP, sa pagbabantay natin dito sa stock market, yung growth po kasi, even coming from a low base, mga titos and titas, long term mo mararamdaman yung epekto sa buhay ng mga Pilipino, especially galing sa pandemic. Ang what is important is nag-i-improve at umaakyat yung GDP natin, especially pag nawala na itong pandemic. Pagka hindi malaki, hindi umakyat yung GDP, hindi nag-grow ang economy natin, pag nawala na yung pandemic, eh may problema talaga, diba? So hopefully, yan ho ay ma-address, pero long term, medyo malalim ang sugat nitong pandemic sa ating economy, ha, mga titos at titas. Ipasok na po natin ang ating chart, pero syempre, bago yan, ipapaalala muna ni Tito.
Para dun sa mga bago lang po, itong ating programa ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po tayo. Hindi po ito financial advice at hindi recommendation to buy, sell, or hold. Lahat po ng nakikita nyo dito ay pawang sariling analysis ni Tito based dun sa 14 years of experience natin, ha? Mga titos and titas. So ito pong ating PSEI, as expected naman, no? Sabi natin, we might consolidate while nasa lockdown tayo. So yan naman po yung ginagawa niya. We are not surprised, no? So kung tayo ay bumaba dito, as long as mag-hold tayo dyan sa 6-4, itong yellow line, okay pa tayo. Kaninang umaga, diniscuss natin itong triangle, yung head and shoulders, no? Yung possible, kung tama itong... Ito po, yung diniscuss natin kanina, no? Yung kung tama yung drawing natin, ha? Kung head and shoulders, ito yung neckline ang magiging target just in case, no? Just in case po na talagang mabiyak yan, ang tatargetin natin itong area na to. Ang target po ng head and shoulders na yan, most likely, approximately, ha? Approximately, and dito tayo babagsak. Yan. Approximately, ito po, itong area po na to, ha? Teka muna, baka may gap ba tayo rito? Yan, yung, most likely, ang area na yan, ha? 5,000 area. May gap ba tayo rito? Baka balikan yung gap, ha? Ano ba to? High? 4,938. Ano to? 4,964. Mukhang may gap tayo rito, ah. May gap tayo rito, ah. 4,939, 4,940. Itong area na to, ah. Hindi ko napansin yun. May gap tayo. Ngayon, again, ang head and shoulders pattern is a bearish pattern. Kung tama yan, ah. We're not saying na tama tayo. We could be wrong sa pagbasa natin, mga titos and titas. Pero ito lang ang sinasabi natin, no? Yung mga binabasa natin is para maging aware po tayo, no? Just in case, kasi kung tama yung basa natin from a technical standpoint, no? Kung lahat ayan ang binabasa, so pwedeng bumagsak, okay? So ang isa po sa magpapa na pwede mag-trigger, kasi malalim yan, ha? Malalim po ito. Ilang percent ito? Kung sakasakaling babagsak yan, mga 20, hindi, dito 5,000, eh, no? 19 to 20%. Kung isasara yung gap, mga 22%. So medyo malalim. Kung hindi natin masasabi yan, ha? Kaya kailangan i-observe natin. Pero ang isa sa factor na tinitingnan natin na pwedeng magpabalik niyan dito is talaga yung COVID-19 cases natin. Okay, kung maging uncontrollable yung situation, probably an extended lockdown would trigger that, no? Any uncertainty ngayon sa market, our market is very fragile, so any uncertainty na mangyayari ay magkakaroon po ng ano yan sa mga investors, eh, no? lalo na ngayon, ano, magkakaroon ng epekto sa mga investors po yan. So we need to watch this level carefully, yan pong level na to, no? And also watch out for fake out, no, for noises, ha, mga titos and titas, kasi baka naman mamaya, kaya nga binabalita ko natin dito, sinasama natin yung COVID-19 cases, eh. Bakit? Kasi baka mamaya ay malaglag to dito, pero yung pala, maganda pala yung response natin sa COVID-19 cases, di ba? So tatahi-tahiin natin yung analysis, ano, hindi lang basta itong chart, no, kailangan nating itahi yung buong economy, yung virus sa takbo nitong PSE, at sasabihin lang sa atin ng chart ano yung direction, saan tayo pupulutin kung sakasakali. So yan po, ha, mga titos and titas, ha. Next natin, Acen. Ay nga pala, ha, mga titos and titas, baka lang po type ninyo na matuto nung practical charting natin this coming August 21, yan, nagpa-flash sa screen natin ngayon. Magkakaroon tayo ng practical charting webinar. Ituturo natin kung paano magbasa ng chart. Yung very basic lang ko, ah.
Hindi ito pa nga pang-advance. Pag marunong na ho kayo, hindi ho para sa inyo to. Para ho ito dun sa mga gustong mag-aral na hindi pa masyado nakakaintindi ng chart, no? Yung medyo naguguluhan, yung naguguluhan dun sa masyadong komplikado, ito yung pinakasimple na paraan para po kayo matuto. Join us po. Ang link ng registration nasa description po ng video natin. AC? So far, si AC po ay nandun pa rin siya. Just be ready dito. Ayan. Ayan, tinagos na pala to. Tinagos na pala yung ating dating resistance turn support. So, EMA 13 na ngayon ang inaantay natin na sasalo. So, kung tagusin yan, makikita nyo naman, ito matagos siya. Umaabot siya rito, 7.8. Balik ulit na 7.8, 8 o 7.8 area, posible po. Konti lang yan, no? So chart wise naman, so far, 'di ba? May trend line tayong nakikita, no? May higher lows tayong nakikita. Teka lang, baka rising wedge eh. Rising wedge medyo bearish siya kung tama po 'yan, ha. Yung mga patterns po sa chart normally, katulad po nitong rising wedge, normally short term ho yung mga yan, ha. So kaya mag-iiba rin yan kung let's say long term kayo, no? So for example, itong rising wedge is a bearish pattern. So just in case pala to, rising wedge pala to, no? Just in case mag-break, ang lalim nito. Parang ito yung sinasabi natin eh, will it make sense kung babalik yan dito? Lalim, ha? 5.45 rising wedge, no? Rising wedge yan. Kung tama yung drawing natin, ha. So crucial ulit ito, tong support po na to. Tong support line na yan, ha. So kasi pwede namang mag-dribble yan dito sa loob ng wedge, eh, di ba? Tapos ang breakout palabas, no? Palabas. Depende dun sa takbo nga. Again, kailangan mong lagyan ng practical analysis, eh, no? Short term ho ito, ha. Paalala po ulit, ha, para kasi baka mamaya fundamentalist kayo or long term ang view nyo dito, mamamali kayo pagka sinundan nyo itong chart natin, ha. So short term to. Kung dito naman mag-breakout yan, kayang i-break tong ATH natin, no? Ni Acen. So tignan natin how will this pan out. So yun ang nakikita nating obvious, ano? Rising wedge pala ito. So yan po. Next natin, ito na, pasok natin yung mga mining. Silipin natin yung LC. Unahin natin, kanina medyo nagpakitang gilas to. Baka po nagugustuhan nyo yung video natin. Pwede nyo pong i-click yung like button, ha, mga titos and titas. Triple bottom na ba to? Isa. Teka muna. Ganun yung drawing ko. Halos triple bottom na to, eh. Oh. Nakakita siya ng support dyan sa 13 area, mga titos and titas. At meron tong ano, eh. Ito pa, eh. Ayan, oh. Ayan. Ayun, bumalik na tayo dun sa trend line natin, ha. Bumalik na tayo. Ang tanong lang kung kayang i-sustain. Oo. Ito yung dinidiscuss din natin kaninang umaga. Kaya po dapat panoorin nyo yung vlog kaninang umaga, yung live. Kasi marami tayong mga pinag-uusapan doon. So, ito po. Kailangan lang bumalik siya dito sa above 200 MA. If not, eh talagang rally lang ito. Talagang rally lang. Eh probably, kung hindi masusustain, it may go back doon sa 13 area. No? Nandun, may support naman po dyan. Pero kung masustain ho yan at tumama tayo rito, makabreak tayo, probably we can see another pump towards 20 pesos muna. At 20 pesos, 20 cents muna. Next po natin, MA, yung pinsan. Ang laki din ng inangat nito, eh. Today po ay umakyat ng almost 10%, pero ito parang piano lang kasi ito. Isang fluctuation kasi nito, 10%, eh, no? Ayan, 9 to 10%. So, may support tayo dyan sa 99. Oh, yun. So, ngayon ay point, nag-close tayo ng 0.012, no? Mga titos and titas. Medyo challenging basahin lang yung chart dahil hindi mo makitaan ng pattern. Piano ang ginagawa. Pianista ho ito. So, lagarian. Isang fluctuation dito kasi 10%, eh. No? So, ang isang obvious ho dito, may support dyan sa 99 o 0.01 area. 0.01 area. Ito po. Nandun yung strong support niya. 0.01 area. No? Yan. Sa resistance naman,
Tingin ko kung kayang i-break to, kung may momentum ha. Oh, yeah, kung may momentum kayang i-break yan 0.12. Pwede tayo mag-pump. Ito katulad po nito, nag-pump po ito eh. Yan yung area na yan. Kung maganda ha, dahil yan dun sa lifting ng yung EO, no, yung signing nung IRR pala, no. Ayun, nung executive order ng lifting ng mining ban. Nikl, may sariling mundo dati to. Nikl, oh nga, may sarili talaga mundo hanggang ngayon ano. So we just need to break itong area po na to eh, no? So meron na tayong parang kung pattern wise uptrend. So para meron na ulit tayong nakikitang uptrend dito. May nakikita na tayo. Tignan natin kung kaya niyang i-sustain ito. Iba ang galaw nitong si NIKL sa lahat ng mining. Isa siya sa few mining stocks na gumagalaw pa akyat, na steady po yung akyat ha. Makikita niyo naman dito eh, no. Kahit i-zoom out natin, no? Kahit hindi ko na drawingan 'yan, makikita niyo po na paakyat pa rin talaga 'to, no. So sa long term I think nalaglag doon sa sa long term I think mas makikita mo na paakyat talaga siya kung i-zoom out mo lang. Yan po si NIKL. APL natin, ito pa bumaba ito ah, FOO daw 0.07.08 ha. So kaya sabi natin ito sana mag-hold tong area na to, no. Hindi pa natin nakita talaga yung uptrend eh. Masyado pa early to tell na magre-reverse siya. Okay, may tatanong sa atin sa Patreon kung pwede na bang saan pwedeng pumasok, kaso, 'di ba? Kasi hindi mo alam eh kung pwede pa kasi mauntog, mag-dribble-dribble yan dito eh, no. Tignan natin, depende yan dun sa mga catalyst, no. Yung FOO, ano reception ng public doon sa kanilang FOO, so pwede yun. Pero para sa akin ang pinakamalaking catalyst nito is yung pag-i-start talaga ng kanilang operations or yung pagdating ng barko ni Tito Frank Lau. Okay, so I think the FOO hindi masyadong ganun ka-attractive as nakita naman natin, no, na umakyat dahil because of that news. Yan, umakyat naman tayo pero mukhang hindi niya kayang i-sustain po ito given also the market condition. Parang hindi enough yun. But let's see, mga titos and titas. So downtrend pa rin tayo kay APL and we have support dyan sa 0.106 area. Yan na muna. May starter kit pala tayo. Kung bago kayo dito sa tambayan natin, pwede nyo pong panoorin yung starter kit. At kung interesado kayo sa cryptocurrency, meron po tayong TVCC, TitoVlogs Crypto Channel dyan sa kabilang tambayan. Paano? Yan na muna. As always, trade wisely. God bless you all. Kita po tayo bukas. Bye!